What's up mga ka-money magnet? Narito na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid. At ang gagamitin natin ay walang iba kundi ang kalembang ng isang bell. Sapagkat alam nyo ba, ang mga tao ay madalas gumagamit ng pampaingay tulad ng bell upang maitaboy ang kamalasan at pumasok ang swerte sa ating buhay. Hindi mo aakalaing ang murang halagang nabibiling bell ay marami rin pala ang gamit. Bukod dun, nagagamit din natin itong pampaswerte sa loob ng tahanan o maging sa ating negosyo. At kung ano man ang gusto nating mangyari sa buhay natin, ay makakamtan natin kung tayo ay kakalembang gamit ang bell. Kaya't kung nais yung malaman kung paano, mag-subscribe na kayo at huwag niyong kalimutang i-like and share ang videong ito. And huwag kayong maglilipat ng channel. Stay tuned mga ka-money magnet! Money magnet, gusto niyo bang swertihin sa buhay? Gusto niyo bang magkaroon ng maginhawang buhay at ang blessing ay pumasok sa inyong tahanan? Gamit lamang ang bell at napakamura lang naman ito ay magagawa nating swertihin ang ating buhay. Kung mapapansin niyo, ang mga feng shui o ang mga feng shui expert ay gumagamit ng bell kapag gumagawa sila ng isang ritual sa isang tahanan. Ginagamit nila itong pagtanggal ng negatibong enerhiya. Ang mga expert na feng shui nga ginagamit ang bell dahil alam nilang ang kalembang nito, ang ingay na nagagawa nito ay nagtataboy ng enerhiya kung kaya't lagi nila itong dala. Lalo naman ang mga sorbetero. Kung mapapansin mo, ang mga sorbeterong nagtitinda ay nag-iingay at kinakalembang ang kanilang bell at pagkatapos, marami nang lalapit sa kanila at bibili ng ice cream nila. Sapagkat isa yung sistema para akitin nila ang mga mamamili na lumapit sa kanilang pwesto. Kinagawa nila, itinatabi nila ang mga malas sa paggamit ng kalembang ng bell kung kaya't ang mga mamimili ng ice cream ay lumalapit sa kanila sapagkat natatanggal nila ang mga negatibong enerhiya gamit ito. Kaya't marami silang benta at uuwi silang masaya. Pansin ninyo rin yung mga nagtitinda ng binatog. Hindi ba nag-iingay din sila sa kalye? Bakit ba nila kailangan gawin yun? Bakit nila kailangan ng mga bell, pangtunog at pangtawag, pang-attract ng customer? At bukod dun, naaalis pa nila ang mga bad vibes sa kanilang tinda kung kaya't dumadami ang kanilang benta. Dumadami ang lumalapit sa kanila at uuwi silang maraming benta at maraming pera. Kaya't pwede nyo rin yung gawin sa iyong tahanan. Pwede nyo rin gamitin ang bell na pangtanggal sa negatibong enerhiya. Nang sa ganun, ang iyong tahanan ay swertihin at magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Alam nyo bang sa pamamagitan lamang ng bell, maaari nyong mabago ang iyong buhay? Sapagkat kung maniniwala ka na ang negatibong enerhiya ay nagbablock ng mga malas, ang mga malas na yan na nasa tahanan natin ay nagbablock ng swerte. Kaya't itaboy mo yan. Alisin mo sa tahanan mo at huwag mo nang patagalin kung ayaw mong panghabang buhay kang mamalasin. Kaya nga't kagamit tayo ng bell. Kahit saan naman may makikita at mahanap kang bell. At bukod doon, napakamura lang ito. Budget na budget talaga. Pangmasa ang presyo. Sa murang halaga, maaari mo nang tulungan ang sarili mo na tanggalin ang mga negatibong enerhiya na namamayani sa tahanan mo. Kaya't ikaw na nakikinig nito, kung gusto mong mabago ang buhay mo, simulan mo nang maghanap ng bell at simulan na natin ang mga ritual na maaari natin gawin sa loob ng tahanan upang tayong lahat ay swertihin. Kaya't ano pang hinihintay mo? Simulan na natin ang mga gagawin nating ritual gamit ang bell.
Ang unang ritual na gagawin natin ay gamit ang kalembang ng bell. Kukuha ka lamang ng isang bell at pwede mo siyang lagyan ng coins o feng shui coins na mga 5 piraso. Sapagkat gamit ang feng shui coins, makaka-attract ka rin ng maraming pera. At gagamitin natin ang bell sa pag-iingay at pagtataboy ng mga negatibong enerhiya. Sa loob ba ng bahay mo ay mayroong kang attic na kinagawang tambakan, o sabihin na lang natin isang lugar o isang kwarto na ginagawa mong tambakan, lahat nakatambak doon, as in ginagawa mong siksikan ng mga bulok na gamit. Hindi nyo ba alam na nasisiksik din ang negatibong enerhiya sa loob ng kwartong yan? Kung hindi nyo napapansin ay akala nyo ay simpleng bagay lamang, pero ito ay nagiging malaking problema paglaan ng panahon dahil ito ay nagbibigay ng kamalasan sa iyo. Pwede nyo rin naman gamitin to sa ilalim ng inyong mesang punong-puno ng abubot o kung ano-ano mang isinisiksik nyo doon. Basta tatandaan kung saan mang lugar sa loob ng iyong kwarto o maging sa loob ng iyong bahay o sa ilalim ng iyong pintuan o maging sa ilalim ng iyong mesa na ginagawa mong tambakan, ang kailangan natin ay kalembang ng bell. Kalembang ng bell. Ikakalembang mo lang ang bell tuwing umaga sa mga lugar kung saan ginagawa mong tambakan. Halimbawa na lang sa loob ng iyong kwarto na may mga lugar na maraming abubot sa ilalim ng kama, o kaya naman sa loob ng cabinet na siksik at ang gulo, o kaya naman isang kwarto na tinatambakan mo. Pumasok ka doon tuwing umaga at ikalembang mo ang bell. Pumunta ka sa isang lugar na tambakan at ikalembang mo ang bell. Basta't kakalambangin ang bell kung alam mong merong lugar sa iyong bahay na talaga namang nagiging tambakan, dahil yan, dyan nagsisimula ang malas. Diyan naiipon, at hindi magtatagal, ang naipong kamalasan ay sasanib sa katawan, lahat magkakasakit, at bukod doon, mauubusan ng pera. Kung ayaw niyong mangyari yan, tuwing umaga, huwag kalembangin sa lugar na hindi naman matao o sa lugar na wala namang tambak. Ikakalembang mo to sa mga lugar na talagang ginagawa mong basurahan, tambakan o siksikan ng kung ano-ano pa, upang itaboy ang mga negatibong enerhiya at wala ni isang ititira nang sa ganun ikaw ay mabuhay ng masaya at maraming pera. Pangalawang paglalagyan mo ng bell ay sa harap ng entrance door, main door o pintuan kung saan ka pumapasok patungo sa loob ng iyong tahanan. Tuwing bubuksan mo kasi ang pintuan ay naglalabas at nagproproduce to ng ingay. Kung kaya't meron mang sumiksik na negatibong enerhiya o meron mang sumubok na pumasok na negatibong enerhiya, hindi siya magtatagumpay dahil maitataboy siya gamit ang ingay o kalembang o tunog ng bell. Kaya't maaari kayong maglagay ng bell sa harapan ng entrance door nyo o sa harapan ng pintuan mo, nang sa ganun, lahat ng kamalasan ay maitaboy at matanggal mo. Ganun ang mangyayari sa buhay mo. Walang sino mang negatibong enerhiya, tao man yan, pusa man yan, gamit man yan, o kung anumang klaseng negatibong enerhiya ang maaaring pumasok sa bahay mo, wala kahit sino, kahit ano, sapagkat nanandyan yung bell na haharang at magtataboy sa lahat ng negatibong enerhiya. Pangatlong paglalagyan nyo ay sa gilid ng inyong kama. At bago ka matulog ay patutugdugin mo, ikakalembang mo ang bell. Pagkagising mo ay ganun din ang inyong gagawin. Bakit kailangan natin gawing ikalembang ang bell bago matulog? Kasi nanggaling tayo sa labas at nandami nating nasagap na negatibong enerhiya. Kahit maligo ka, mayroon pa rin natitira. Kaya't ito ang nagiging sanhi o dahilan bakit tayo nagiging balisa. Kaya't sa pamamagitan ng bell, matatanggal nito ang lumang natirang mga negatibong enerhiya. Lahat ng katiting konti ay sisipsipin niya at tatanggalin ang negatibo sa pamamagitan ng pagtutunog at pagkalembang ng bell. Kaya tandaan,
bago gumising sa umaga, kailangan mo rin tong ikalembang para ang buong maghapon mo ay maging masaya. Kaya huwag mong kakalimutang maglagay ng bell sa kwarto mo. Bago ka matulog at pagkagising mo sa umaga, ay patunugin mo ito o ikalembang mo ito. Nang sa ganun maging maganda na ang gising mo, ganun din ang pagtulog mo. Kaya at mga kamani magnet, palagi nyo ring tatandaan ang mga bagay na ito ay magsisilbing gabay lamang. Samahan nyo pa rin ang panalangin at pagkilos upang lalo tayong magtagumpay. Maraming salamat mga kamani magnet. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, magsubscribe, ilike at ishare ang video ito. Thank you very much!